Any tips po na pwedeng gawin during my 21 hours flight and tips about starting a life in Chicago since first time ko pa lang sa USA? Good morning, Lali. Wow. Lali! Lali! Ay, may tae na siya, guys. At mo nilabas yung higaan. Ano ko ba naman? Sinising ko lang yung tumi niya. Ano ba yan? Very good yan. O, diba dun yan dumudumi? Marunong yan. Ching, 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 ching. Good morning, guys. Hindi tayo sa labas. Mag-vlog. Wow. Kasi hindi ganun kainit today. Sama natin dito si Lali. Wow. Favorite niya dito sa labas. Uy! Good girl! Good girl! Go! 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 No. Go, 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 go! Init? Kala ko ba hindi mainit? So ayan, ang haba na naman ng mga grass, guys. Mga grass ng loom. Pakita ko sa inyo. Weeds na naman. So, yesterday, inano ko na to, inisprayan ko na to eh. Kasi, inisprayan ko ng weed killer. Kasi, tignan nyo naman, ano ba yung mga yan? Bad to. Aray ko ang init. Ang sakit. So, mag-ano tayo, is aayusin ko nga tong pergola na to kasi isi-setup natin kasi may mga bisita kami this coming Saturday. So, kailangan natin iaayos ko. Kapag on a normal day kasi guys, hindi ko siya nakaganyan siya kasi pag mahangin, hinahangin, nakakainis. Kaya inano namin, nililigpit namin. And then, nag-work ako dito sa labas. Wala, may nabubuang. Wala, wala, wala. Wala, wala. May nabubuang. Gigil na gigil ka naman dyan, girl. Teka. Lali, asan na? Wait, Lali, stop. Wala, gigil na gigil talaga siya, guys. Go. Go. OMG guys, may palaka. Ano ba yan? Pakalang to. Palaka pala. Ano ba? Paano ko tatanggalin ngayon to? Ayan. Kita ba? Hindi ko makita sa screen. Ayan. Uy! Girl! Ano ba bro? Laya na laglag na siya guys. Asano ba? Hindi ko makita sa screen. Ayun. Late lang niya eh. Uy! Umas ka na dyan. Ano ko ba? So ayan na nga. Inano ko yung mga ratan na upuan para maganda tignan. Balik natin yung fire pit. Ano tawag doon? Fire pit table. Diba? Charan! Ayan, tas dyan ako magtatrabaho today. Pwede ko naman isaray mga kurtina kaso ang init eh. I mean, okay lang naman. Sabado na. O diba? Para tayong nasa resort ko. Feel. Ang ganda ba guys? Wow. Kala nyo naman. Hey guys! What's up? Welcome back to my channel. And for today's video, sagutin na natin yung mga comments nyo doon sa last video at sa last video kasi hindi pala tayo nakapag Q&A last time at kaya let's go. Mapapansin nyo, yun nga today, naka-portrait tayo. Tinatry ko lang ang mag-vlog ng ganito. Para
Okay. Kung bago ka lang dito, hello po. Ako po si Vince Filipino, living the American dream, at gumagawa ako ng mga buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka kapag nag-upload ako ng videos just like this. Nag-upload ako ng vlogs every Saturdays 12 to 1 PM Manila time, except for this one kasi real time to, guys. Friday na ngayon. So, imposible. Friday dito sa US. So, sa Pilipinas, Saturday, no? So, Saturday na. So, imposible ma-upload ko to. So, basta i-upload ko siya as soon as possible. Sagutin natin yung mga comments, no? Sa last video at sa last video. Mabilis lang to. Promise. Andrea Jedge TV. Naku, Boss Vince. Palamig na nga. Pero paborito kong season is yung fall. O, di ba? Gumalaw mag-isa yung jacket ko, guys. Halloween na talaga. Paborito ko rin yung fall, no? Kasi, bakit fall? Diba, winter, spring, summer, and fall. Oh my God! Wow! Paborito ko yun kasi, it's not so cold, it's not so hot. Tama lang. Tax lang, alam mo yun. Hoodie season, ganyan, tamang hoodie lang dyan. At pajama, pupunta sa grocery. Oh, Gen Z, yun. Hey, ganda ng paligid. And, sakto lang yung at... Oh, maganda yung paligid, guys. Yung mga puno na pink, nagiging orange, ganun, yellow. Ganda ng paligid, and sakto lang yung lamig, parang Tagaytay. Or Baguio feels, actually, oh, ano. And hoodie lang yung pormahan, more power, boss. Tama, diba? Natumbo ko yung sinabi mo. And God bless you too, Andrea Jedge. Batang TX, nice vlog, thank you. Mar Maldonado, hanga ako sa bisyo, magsalita, idol. Idol, lol. Yan gusto ko mamana sa mga videos ko. Pero ang hirap. Kaya kapag tamang nautal nga ako eh. Kapag ginawa ko, nautal ako. Ganon din ako. Ano ka ba? Mar, Boss Mar, Maldonado. Hirap na mag-Tagalog. Ernesto Pogi. Boss Vince, sa PetSmart ba may binibenta ng mga isda na pang-aquarium? Di pa ako nakakapunta talaga sa PetSmart. Punta ka, meron dun. Actually, sa Petco ako madalas kasi yun yung madalas. Malapit na nandito sa amin. Although, meron ding PetSmart dito. Hindi, may isda dun. Pumunta ka. Iba ibang kulay. Pega Rani. Hi, Sir Vince. Paano nyo po na-overcome ang lungkot nung paalis na po kayo ng Pilipinas? Kasi nandito po ang fam. Kalokong afam. At dito ang nakasanayan nyo po. Shout out po, sir. Thanks. Paano ba na-overcome? I'm thankful na 2024 na, guys. Or nung umalis ako 2019, merong FaceTime, merong video call. Kasi imagine kung umalis ako nung 90s. Wala, guys. Naalala ko dati. Nasa ibang bansa yung AirPods ko. Diba? Naalala ko pag tumatawag sa akin yung parang ano yun yung magdadial tas merong card na nauubos yung load. Ganun. Tas mahal yung tawag dati, guys. Ngayon, isang messenger mo lang, di ba? Bilis. Madali na ngayon. So, kapag namimiss mo yung family and friends, so may internet ka. So, yun. Kaya na-overcome ko yung lungkot. Tsaka, alam mo na, nag-vlog ako. Ang busy kong tao, Pegarani. So, kapag nalulungkot ako, nag-vlog lang ako. So, pag nag-vlog ako, kunwari, masaya. Joke lang. Pero, yun. Dito ba? Sir Vince, pwede mo ba ako i-shoutout sa next vlog? Wala akong maisip itanong sa'yo eh. Kaya ito na lang, bakit ang pogi mo? Hindi ko rin alam. Ano ba, Tito Bob? Shoutout naman kay Tito Bob dyan. Kamusta naman ang ating buhay-buhay? Arnold Booker, kamusta bro? Mukhang busy-busy na naman ha. Oo nga. Isang buwan yata ako lang vlog, men. Grabe. Tama ba? Kasi, na-mention ko, di ba, few weeks ba? Recently, naka-focus ako sa TikTok, tsaka sa Instagram, sa Amazon sellers, sa mga brands na nagpapadala sa akin ng items na para needy unbox and i-promote sa Instagram and TikTok at Amazon. At kino-cross post ko sa Facebook. Sobrang tambak ng mga gamit. Actually, pwede na ako mag-garage sale talaga, guys. Or giveaway. Ang dami na talaga. Follow nyo ako sa Instagram. Follow nyo ako sa TikTok. Iba doon pinamimigay ko talaga yung mga items. So, pwede ko i-benta kasi kailangan ng pera. So, kung ako pinamimigay, dapat mautak tayo, diba? So, ayun. Banana Q. San yung Jopen na yan? So, yung Jopen sa Bolingbrook yun. Kaya mo i-drive yun. Supermarket. Tapos ang tabi niya. Kainan. But di namin mahagip yan. Jopen. Google mo yan. Tap. Lagay mo. Jopen Bolingbrook. And favorite ko talaga yan. Anyways. Commuting, especially dyan sa downtown Chicago, is so practical. Actually, oh, maganda yung commute sa downtown Chicago kasi merong L train, which is yung elevated train. May mga bus. So, napaka ganda ng transportation system dito. Hold up ang parking rate dyan. Sobra. Totoo, guys. Naalala ko nag-renew ko ng Philippine passport ko nung Filipino pa. Nung nag-renew ko.
I think nalimutan ko mag-reserve ng parking. Dito kasi guys, mas maganda nagre-reserve ka ng parking in advance. So hindi ako nakapag-reserve ng parking. Tapos 1 hour, sabi ko, hindi, mabilis lang yan, mga 1 hour lang yan. Wala, lumabas lang ako na ilang minutes, I think 3 minutes lang. Nagbayad ako $55 para sa parking. Grabe, di ba? So talagang grabe managa ng parking. So ang technique dyan, kapag pupunta ka na Chicago, either kung kabisado mo naman, commute ka na lang. Maganda naman yung commuting system. Yan ginagawa ko, di ba? Iniwan ko yung kotse ko sa parking lot. Grabe, kapag magpapark, pupunta ka sa... Kahit saan, sa mga malalaking cities like New York, maganda may reserve parking. Mayamang ka, magbayad ka ng parking. Pero sa aming mga nagtitipid, kailangan reserve palagi in advance. So, yan. By the way, bro, I start doing my YouTube. Uy, talaga ba? Baka naman subscription is much appreciated. Sige, i-message mo ako sa Instagram, Idol Arnold Booker. Subscribe ako. Panoorin ko yung vlog mo. Salamat. Stay safe, bro. God bless. God bless you too. Team Calvo, Boss Vince, akala ko ako lang yung di makatulog ng maayos pag may tornado. Tornado alert. Lalo na kapag wala akong naririnig na huni ng iba. Diba? Tahimik sobra at yung dahon halos di nagalaw. Totoo. Guys, yung pag may tornado, nakakatakot kasi maririnig mo talaga yung yung sirena sa labas. Siyempre, nakakatakot kayo maging tornado. Ikaw ba gusto mong liparin ka sa yung papawid at wala nang balikan? Ay guys, ito kasing next itong nagsistart na tong comment na to is ito yung sa last vlog. Grabe, nag-comment lang naman ako sa isang reel sa Instagram. Basta yun, panoorin nyo yung last vlog. Nag-comment lang ako sa isang reel. Tapos ala, ang daming nag-react. Yung iba nakuha yung point ko. And okay lang naman. Again, paski hindi nyo makuha yung point ko, I don't mind. Let's move on, okay? There's no point in explaining yourself to a bunch of snowflakes. What? Uy, ganun. Ernesto Pogi, masyadong iyakin mga nag-reply sa comment nyo. Bossing, mga anak ko English. Mga anak ko English sa labas, lalo sa school, pero kinakausap ko ng Tagalog sa bahay. Ganun naman talaga eh. And di ba, ano masama sa sinabi ko? Bisikleta, ATV, or at iba pa. Boss, with that approach, just curious kung nakakapagsalita sila ng Tagalog or any native language. We have 3 years old and same approach pero as much as possible, Tagalog muna siya. They learn English sa school. Arnold Booker, kamusta bro? Masyado intense video mo ngayon ha. Relax lang para makasabat na din. About sa confusion ng bata, talagang meron kapag ibang language ginagamit sa kanya, sa bahay nila, especially sa mga bata talaga, sabihin na natin mga babe. Na alala ko, sinabihan kami ng idea namin noon kung ano ang gusto namin iturong language sa bunsong anak namin. Dapat isa lang daw muna. O si, di ba? Ay, ito lang. Tama eh. Yun. Buti pa yung pidya na gets ako. Joke lang. Dapat isa lang daw muna ang gamitin para mabilis magsalita kasi malilito nga daw kapag bilingual. Yun ang magiging dahilan para matagalan siya magsalita or mali. Doktor nagsabi, so I think accurate naman yun. Diba? So since nasa Middle East kami that time, English namin siya kinakausap kesa naman Arabic, eh hindi naman kami marunong. Hindi din pwede Tagalog kasi eventually pag nag-aral siya international school, so English din salita. Ngayon, dito din kami sa Amerika nakatira, hindi din naman nagtatagalog or salita, hindi na siya mahirapan lalo na sa school nila ngayon. I mean, Tagalog matututunan naman ng bata yan, especially nag-uusap kayo sa bahay ng Tagalog. Hindi nga lang makapagsalita pero naintindihan niya na ibang Tagalog words kahit hindi naman siya tinuturuan kasi nga naririnig niya sa aming mag-asawa, matalino ng mga bata ngayon, di ba? Dami ko pa. Sana gusto sabihin pero haba na eh. Oo nga, ano ba to? MMK ba ito, Arnold Booker? Doon ko na lang sa presinto ay paliwanag. Stay safe bro and God bless. Ako kasi mag sa office guys, buong araw siyempre sa office. English. Wala akong kababayan doon. So lahat sila ka-English yan. Oh, so, hello. Arnold Booker, Idols. Chessman, hi Boss Vince. Ask ko lang po if do you have any recommended apps or website just to find job here in the USA? Panoorin mo yung mga previous vlog ko. So yun, by the way, I'm from NYC and living here for good. I came here on September 6. So I still have not yet know where to look for a job. Thank you. If you ever read this message, I read this message. So panoorin mo yung mga lumang vlog ko. Eh, tingin ako, muna nga panoorin. So yun nga talaga, promise. LinkedIn, not sponsored. Last door. So kung napanood mo yung previous vlog ko, as in lumang vlog ko na kung paano ako nakaland ng trabaho na gusto ko. So applyan mo lahat ng, huwag ka naman mag-apply na isa lang. More chances of winning nga eh. Pero biro talaga, no? Ang dami kong time dati pag nag-apply ako talaga. Feeling ko talaga umabot talaga siya ng more than 100. Siyempre, nung umabot yun ng 100, medyo panic mode ako na
dati, sabi ko, alam, bakit walang tumatawag? Or kakasabit ko lang kinabukasan or after a few days, sasabihin, unfortunately, blah, blah, blah. Yung, alam mo yung mga auto-generated na email. So kaya, apply ako, lang ko na-apply. Tapos, mamaya naman, ang dami naman nagsitawag, tapos hindi ko mapunta, wala pa akong kotse noon, tapos parang medyo malayo pala. Na, hindi ko na-anticipate dati, sabi ko, apply lang ko na-apply, tapos ang baba naman ng sweldo. Choosy! Di ba? Hindi no? Pero sabi nga nila, pag bago ka dito, huwag daw maging choosy. Sorry na, choosy ako eh. Kaya, I want the best for me. Pero seryoso. So, kung mag-a-apply ka na lang din, dun todo mo. Itodo mo na. Jandel Di Mayuga, simple lang yung point mo at direkta, pero mas ginawa nilang komplikado, Kuya Vince. Diba, Jandel? Maraming ganyan na Pinoy, lalo karamihan sa ganyan. Sablay din yung mga political views. Huy! Baka saan tayo mapunta sa wala? Shiminit. Joke lang. Bisikleta ate mapa. Boss Vince, so that comment on IG, maybe because of the explanation you provided and how it's conveyed, kaya siguro ganun mga comments nila. Actually, eh kasi naman yung comment ko naman, hindi naman video, ay, hindi naman gaya nito. Ano yun? Parang plain text lang siya, so walang emotion or what. It's not what you say, it's how you say it, yun. Ayan, sabi niya. Eh, okay na sana yung na, it's not for the cloud, just my, pero malalim talaga ang topic na yun. It's applicable to all immigrants. Clickbait lang si OP when he or she mentioned cloud. I get his or message though. I get his message too. Yung cloud lang yung hindi ko nag-gets nga. Andrew Ricaro, mas mag-a-agree pa ako na for cloud lang kung asa Pinas ka. Tapos ayaw mo pagsalitain yung anak mong Tagalog. Actually, di ba sa Pilipinas ka tapos di mo yung mag-Tagalog, yun yung medyo kakaiba. English lang yung alam, kaya pagdating sa labas, nabubuli at nababash. Kung mag-aanak man ako dito sa US, mas tuturuan ko mag-English kasi kasi sure 90% ng buhay niyan puro Amerikano ang makakasalamuha at hindi yun for cloud. Ay nako, Andrew Ricaro, natumbok mo talaga 100% yung punto ko. Yun yun. Michelle Tia, hello Kuya Vince, been watching your video since day 1. Naks, grabe naman si Michelle Tia. Oy, thank you ha. And super na-inspire ako sa mga videos mo and to move to the United States. Kaka-approve lang ng visa ko. Oy, congrats Michelle Tia. Welcome to the US of A. Probably this coming October, I will be moving to Chicago, Illinois as K-1 visa. So excited to start this new chapter of my life, pero I'm still scared of what the future holds. Ganun talaga, I get it. Lahat naman tayo sa una pala, mag-worry tayo na ano kaya nag-aantay sa akin doon. Sabi nila, the grass is not always greener on the other side. Totoo yun, guys. It's not always green. Sometimes it's brown. Sometimes yellow. Any tips po na pwedeng gawin during my 21 hours flight and tips about starting a life in Chicago since first time ko pa lang sa USA. God bless. Uy, baka makita mo ako sa downtown Chicago kasi doon ako nag-work. Baka mag-hello kayo. Minsan nga gulat ako dati. Nung hindi pa ako sanay na sikat pala ako. Wow, Vince! Nalakad ako sa downtown. Hoy, Vince! Hello po! Follow me or subscriber mo ako sa YouTube. Uy, hello! Ganyan. Feeling sick. Ganyan. Kasama ko pa yung office mate ko nung dati. Sabi niya, you know them? Tapos sabi no, mga Pinoy, he's famous in the Philippines. Hoy! Ako maniwala yung ano ka office mate ko. Naniwala naman. Joke. So yun. Pila-pila. F na F. So yun. Anong tips na pwedeng gawin during your 21-hour flight? Jun, kapag nasa aeroplano. Actually, anong ginawa ko talaga? Malamang nag-vlog ako sa airport. Ano ba ba? Kasi meron akong 6 hours natin yung layover ko. Kung tama yung tanda ko. Panoorin nyo nga yung vlog na yun. Pero mostly ginawa ko sa aeroplano. Hindi ako masyadong tulog kasi nga ayoko ng jet lag. Kasi ito yan eh. Para, feeling ko yung mga jet lag. Yung mga palatulog sa aeroplano kasi lalo dito kabilag kabalik. Kabalik taran yung oras, di ba? Ako hindi ako mahilig matulog sa aeroplano. Ginagawa ko, nanonood ako. So ang dami kong dinownload na episodes. Mga gusto kong shows and movies sa Netflix. Not sponsor. So yun. Pero syempre kapag antok na antok ka na talaga, matulog ka na talaga. Pero kasi ako meron parang, I don't know, na-anxious ako sa taas ng aeroplano. Minsan kapag yung tenga ko is parang nagpa-pop yung pressure. Dumating sa point na hindi ko siya na-pop ng arte. Pop ng ano. Ang sakit sobra. Parang feeling ko puputok yung ugat ko sa mata. Parang hindi mo ako magpanic pero masakit talaga siya. Naramdaman ko talaga. Tapos nung ginugil ko, may ganun pala talagang ano tawag dito? Hindi makaramdaman. May ganun chance na pwede mangyari sa'yo. Nakakatakot yun kasi pwede daw pumutok yung ugat mo sa mata or sa ilong. Sakto no, ano pala, medyo congested. May sipon yata akong araw na yun. Kailangan pala sa mga ganun. Kapag kasi congested yung ilong, magbablock yung pressure ba? Oh, I don't know. Kaya nangyari yun, yung dugo hindi yata flow. Kaya parang sabi ko lang, parang pupunta. Ang sakit niya, promise. Yung sakit niya, hindi sa kinis. Sa loob talaga eh. Parang nakakatakot. Kaya afternoon, hindi na ako masyado natutulog sa aeroplano. Palaging pag feeling ko lang,
yung nag alam mo pag sumasakay ng elevator, 'di ba? Ganun feeling. Pero yun wala lang yun kasi sa aeroplano iba kapag sa mga hindi pa nakasakay ng aeroplano. So yun, anyway, going back 21 hours. Magano ka liwa-liwa, usapin mo yung katabi mo. Heart to heart talk, hindi joke lang. Ano, nod ka ng Netflix. So yun, wala may mang magagawa doon eh. Mag-isa ka, nod ka lang or makipag-chitchat ka sa katabi mo kung G naman siya, kung hindi. Siyempre, pakialam. Congrats. Welcome to the USA. In advance. Andrea Judge TV, ha? Bro, nagigets ko yung opinion mo. Minsan kasi yung nagko-comment is selective reader, eh. Or maling interpretation kasi they're focused dun sa mga main, sa main idea or phrase na wrong and hard to teach and explain. Which is siguro sa kanila negative words and phrase. And create their own assumptions by not understanding or analyzing the main context ng video itself. And comment mo which is about the clout. Diba, Andrea Judge TV? Ano ba? Diba, le bro, may mga tao pa rin na naiintindihan yung comment mo pero di lang nagko-comment and put likes sa comment na yun, mas marami pa rin nakakaintindi. Actually, more power bro, God bless you to Andrea Judge TV. Chandel di Mayuga ulit, lap trip sa andaming langit. Ah, okay, gets, panoorin nyo yung lumang vlog, tama ba? Andaming langit, totoo guys, yung unang dating ko dito nga sa Amerika para sa mga bago dito. Hala, sabi ko, ba't andaming langit dito? Andaming langit? Hindi totoo, kasi mga bahay, ang lawak ng langit. Naalala ko sa Pilipinas, andaming bahay tabi-tabi, so hindi mo na makita yung langit. Dito guys, magkakalayo kasi yung mga bahay. Gina G, talagang Instagram ready palagi yung mga tao dito. Sabi ko, yun din eh, di ba? Ba't yung mga tao sa Amerika, ang ganda ng mga picture yun kasi guys, ang daming langit, ang daming liwanag. Christina Rojas, I am parent raising 3 kids in the US. My youngest was 7 when we moved. Hirap siya talaga sa school kasi pure Tagalog lang siya. O, di ba? We taught him English unti-unti tapos nung kaya na niya makipag-converse, balik Tagalog na, di ba? So I totally agree with you. I was never about the clout. O, see, hindi about the clout kasi. We didn't push the English language because of the clout but out of pure necessity. Thank you, Christina Rojas. Daniel Mena, ganyan din ako, 11 years old ako noong nag-migrate kami sa Hawaii, USA, in 1979. Uy, English sa school at Tagalog o Ilocano sa bahay. Proud ako na trilingual. My nieces, nephews, and cousins are born and raised in the US. They don't speak Filipino language but understand Ilocano dialect. Happy and content living the American dream. I will live in the US for the rest of my life. Congrats to you, Daniel Mena. What? User NI1CB, ang haba. Kami dito sa bahay ng Tagalog, kami minsan Bisaya pa tinuturuan namin mga bata lagi. Dai, 'di ba? Murag Bisaya. Ganun ako din naman kunyari sa Pilipinas dati. Yung mga nakapaligid sa akin nagbibisaya kasi nga Bisaya yung Madjo side ko sa Cebu. Nakakaintindi talaga ako, 'di ba? Although hindi ako nagsasabi. Sabi ng mga office mate ko dati sa work, sabi, fake Bisaya daw kasi parang kaya ko siyang kaya, pero hindi talaga ako fluent. Yung parang kapag lumaki ka sa... Yung parang ano nga, gaya nung sinasabi ng mga tao sa Instagram na yung mga bata marunong, mabilis sila mag-learn. Mag-learn, mabilis sila matuto. So parang ganun din kami nung iba kong pinsan na kasama ko dati sa bahay. Tapos yung mga nagbibisaya sa paligid namin. So kami din makasabot. You know? Yan, dugong Bisaya pa din kasi syempre galing ako sa chan ng Bisaya eh. So, you know what I mean? That's it for today guys. Thank you so much for watching. Anong feeling nyo sa... Feeling? Anong ano nyo? Feeling nyo? Comment down below sa ganitong pag-vlog. Yung portrait. Portrait? Bisaya? Portrait. Yan. Let me know. Parang mas feel ko mag-vlog ng ganito eh, para mabilis. Wala lang. Pero parang may mga napapanood din akong vlog. Although sa Facebook yun na portrait. Sa YouTube yata kasi sa YouTube to eh. Walang nag-vlog ng ganito. No? So, okay. Hindi ako yung una pero I don't know. Pero let's see. Comment down below ano feeling nyo. Kung ayaw nyo, let me know talaga para, diba, para ma-adjust ko anong mga dapat gawin. Ayan, ang hugger ni Churok. Ang dami ko pang i-content tomorrow's weekend. As much as possible, ayoko gumagawa ng content or nag-film pag weekend kasi guys, grabe, I have a new work. Well, although on the same company, in the same company, may bago kong work. Busy-busy yan tayo. Hindi ako nag-sustain yan kasi busy. Itong team ko ngayon, busy-busy talaga. So, syempre, hindi ako nag-vlog. Hindi ako nagko-content during work hours. Hindi talaga. Ginagawa ko siya after work. So, imagine kung hanggang 5 yung work ko. Tapos, nasa bahay ako. 5 onwards, doon ako nagko-content. Hanggang 5 tusawa. Tapos, pag weekend, minsan nag-film ako. So, kakapagod lang. Anyway, so yun. Thank you so much for watching. If you have any questions about Buhay America, comment down below. Kung hindi ka pa nakasubscribe channel na to, mag-subscribe ka na, utang na loob. So yun, if you wanna connect with me, please follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo on the next vlog. Peace. Bye.